Ngayon, yung pangulo ho natin kagabi, eh binalita natin na binawi po, hindi po binawing tinanggal na. Kumbaga, nagbigay po ng kautosan na hinto muna yung panguhuli at bigyan muna sila ng palugit makapag-isip. Ngayon, sabi nila, sabi ng Pangulo para makapaghanda sila at sila ay magkaroon pa ng kaalaman sa batas at mga panukala sa pagdating sa e-bike. Kaya po, pinost muna. Ngayon ang tanong, Direk, paano yung mga nahuli? Direk, paano yung mga na-impound na e-bike? Anong gagawin doon? Ito ulit ang good news. Ano ho ang sabi ng Pangulo? Oh, panibagong good news na naman to. Doon sa mga matitigas pa ang muka, may good news pa sa inyo yung Pangulo. Oh, ano yun, Direk? Ito, alam nyo ba mga bakla? Alam nyo ba? Ibabalik ng gobyerno yung mga na-impound. Tapos yung mga nagmulta, ibabalik din. Halak ka. Oo, hindi ako nagluloko. Ito na nga, yung mga na-impound, isusuli. Hindi, mahal-mahal kasi ng impound, di ba? Sa mukukunin yun kung mahirap ka nga, di ba? So, naisip ng Pangulo, pinag-utos niya, ibalik nyo na yan. Pati yung bayad, balik nyo na yan. Oh, pakinggan nyo at palakpakan naman natin. Diba? Pasok! Ibabalik daw ng MMDA. Kakagulat naman to si Cheryl. Bigla, ano yung may pasabog kayo? Ba't may pasabog yung balita? Kagulat ako. Biglang may pumuputok. To si Cheryl, oh. Ibabalik daw. Hoy! Halak ka. Wait lang. Wait lang. Dinaan ko lang. Nagugulat naman ako dito kay Cheryl. May pasabog. Oh. Ibabalik daw ng MMDA ang mga in-impound na e-bike at e-trike dahil dumaan sa National Road sa Metro Manila. Ah. Pati ang mga ibinayad na multa, i-refund din. Naku naman, nakakaya naman. May tatawagin lang ako, ah. Boss Dede! Halak ka. Anong sasabihin ng mga didisit dito? Pangit hindi? Okay hindi? Oh. Ano? Ano masasabi nyo? Ha? Ibinalik? Yung multa, yung impound, isusuli. Halak ka. Oh, paano ba yan? Yan na naman kayo, mga tatanga-tanga na naman kasi kayo. Gawa ulit kayo ng fake news. Alinsunod sa utos ng Pangulo. Pero ay, utos pala ng Pangulo yon. Nakakaya naman sa mga DD shit vlogger na gagawa ng fake news. Tuloy natin. Iit ng MMDA, wala silang balak ibaba ang multa. Tama lang naman yon. Pinagbigyan na kayo. Dapat sumunod kayo. Pagkatapos itong palugit sa inyo at pagpapabigay sa inyo ng Pangulo ng ganitong pagkakataon, eh huwag naman sana kayong sumobra. Sa front line ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Nakahinga ng maluwag ang mga e-bike at e-trike driver. Ngayong itinigil muna ang panghuli at paninikat sa kanila ng MMDA. Nakaw, palakpakan! Sabi ng mga e-bike, woo, sugo tayo sa EDSA! Halak ka. Bawal namang huli! Di ba, Jay? Salamat, ah. Sunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos. Isang buwang walang hulihan sa mga masisitang dumaraan. Pero hindi po ibig sabihin na isang buwan na walang hulihan, raratsyada kayo na maglalabas dyan sa kalsada. Bawal nga kayo, eh. Oo, wag mo kayong garapal. Binigyan na nga kayo ng pagkakataon at sinuli na yung mga nahuli at mga bayad ninyo. Umayos ho kayo, ha? Oo. Mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Paano naman yung mga natiketan at na-impound na sasakyan bago pa man nag-utos ang Pangulo? Ayon sa MMDA, ire-refund ang multa at isasauli ang mga na-impound. Hinahanapan po namin to ng paraan para makancel itong mga ticket na to at makikipagtulungan po kami sa mga LGUs kung paano mapapasauli yung 69 na impounded. Sabihin nyo, dyan lang naman sa Maynila yan eh. Mga gunggong! Ang punto rito, yung ginagawa po ng gobyerno para sa ating mga kababayan. Diba? Oo. Isa pang ipinunto ni PBBM ay ang 2,500 pesos na multa na masyado raw mabigat sa bulsa. Totoo naman yun. Sang-ayon sa Pangulo ang mga e-trike at e-bike driver. Pag nahuli po, 2,500 po. Pinangungutang pa namin po yun bago namin tubusin. Dapat tuloy-tuloy na walang huli. Hindi pwede. Hindi po pwede tayo. May batas tayo dyan eh. Diba?
Ngayon, kung pakukuhanin kami yung lisensya, oh, kung gagawa namin ng paraan na lang. Oh, yun. Diyan tayo may problema. Noong panahon na binabalangkas po yung batas na yan, di ba, tinatanong, dapat ba, gusto nyo bang kumuha ng lisensya yung mga ganito? Ayaw nyo. Case yung mabigat daw sa bulsa. Oh. Di ba? Hindi ibig sabihin yung tatay, kumbaga, nung binabalangkas nga yung batas na yan, binigyan kayo ng pagkakataon. Pinag-usapan yan, kontra kayo ng kontra. Hindi, wala kaming perang, ganyan. Tapos ngayon, na nagkaroon na ng huli, nire-request nyo naman, sige po, maglilisensya na lang kami. Gulo nyo ah. Diba? Oh, tuloy natin. Ay, mabigat po yun. Siyempre, iuutangin mo pa yun eh. Oo nga. Parang kamukha ni Coach Oli to. Halak ka. Pangutang mo para lang makuha yung e-bike mo. Oo. Kaya minsan, nag-iingat na lang kami. Ano? Halak ka. Lumabas bigla si Arlene. Ano? Biglang mag-iingat na lang, sir. Hindi nyo kailangan mag-ingat. Kailangan pong sumunod kayo sa batas. Hindi po mag-iingat, parang may plano pa si sir na, ganun ha. Siyempre, sambuan to, mahal din ang bayaran nito. Ingat-ingat na lang tayo kung may manguhuli, pero gawa pa rin tayo, daan pa rin tayo sa mga pinagbabawal. Ganun ba, sir? Walang dyan eh. Halak ka. Ano mag-iingat? Parang ang dating niya, gagawa pa rin ng kalokohan eh, susuway pa rin sa batas. Di ba? Oh, ikaw talaga, kuya oh, si baby boy talaga oh. Oh. Kaya minsan, nag-iingat na lang kami. Sa kabila niyan, nanindigan ng MMDA na bagamat preno muna sa paninikit, wala pa silang balak ibaba ang multa para mapilitan ang mga motorista na huwag lumabag sa batas trapiko. Inihigpitan po talaga yung penalty para wala pong gumawa. Tama naman talaga yun. Agree ako dyan. Agree ako. So, as of this time, hindi po namin ibababa yung penalty po. Kanina, nag-ikot kami sa Metro Manila at napansin ng News 5 ang samot-saring paglabag ng ilang driver. Hoy! Ano ba naman kayo? Binigyan lang kayo ng isang buwang palugi? Trumatrat na naman kayo. Tinan nyo talaga utak ng mga kababayan nating Pilipino. Walang disiplina. Halak ka. Sir, mga ma'am. Yung may mga e-bike, hindi po ibig sabihin na palibasa po ay tigil muna sa panghuhuli, susuway na rin kayo sa batas. Hindi po ganun. Halak ka. Ano ba yan? Titigas ng ulo tapos pag nahuli, wala naman po kami makain. Ito lamang po yung pangkabuhayan namin, sir. Huwag niyo na po kunin yung aming e-bike. Maawa na po kayo sa amin. Hindi. Nakakainis, no? Yan ang buhay dito sa Pilipinas. Ang daming mga pasaway. Kung alam nyo, ito si share ko na naman sa inyo. Alam nyo talaga, natutuwa ako at naiinggit ako dun sa bansang South Korea. Bakit kahunin nyo? Kasi ho, kahit ho, pag sinabi sa stop, pag nakita yung stoplight, kahit ho nakaka-attempt na tumuloy, kasi wala talagang tao. Tapos napakalawak na lugar, highway, kunyari. O kahit sa mga city. Ano ho, city. Talagang pag stop. Talagang pagka nandun sa pedestrian, pak, hindi lalampas. Dito sa Pilipinas, automatic yung motor nasa may pedestrian. Sa ibang bansa din, di ba ganun? Nakakaingit lang, no? Di ba? Pag sinabing babaan, dun sa babaan, di ba? Dito sa atin, balagbag, nakaganyan sa kalsada. Alam nyo, iyan ang unang magandang mangyari sa mga kababayan natin. Disiplina. Yan lang. Pag may disiplina, kaayos talaga tayo. Halak ka. Walang dyan na yan. Tiba si Manong, oh, tumawid bigla, oh. Oh, di ba? Oh. Dito sa Pasay, nagalat ang mga... Ayan mo, may pila pa. Halak ka.
sinamantala talaga ng mga loko. Ano ba yan? E-bike at e-trike dahil ginagamit itong pampasada ng mga may-ari. Pero ang problema rito, hindi lang yung pagdaan nila sa mga malalaking kalsada, kundi pati yung pagka-counterflow at sari-saring traffic violations. Nakakaloka talaga. Kaya naman nasisita sila, hindi lang ng MMDA, kundi pati ng mga pulis at mga traffic enforcer mula sa lokal na pamahalaan. Sa huli, pakiusap ng MMDA sa mga nagmamaneho ng e-bike at e-trike. Huwag naman sanang abusuhin ang palugit na ibinigay. Ay, hindi titigil yan. Mga sigayang mga yan eh. ng Pangulo. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. At ngayon naman, dahil kwentong kalsada pa rin tayo, itutuloy na natin mga kaeksena. O, eto pa. Eto na naman po, panibago na naman pong siyempre ng utos. Master Pogi, shoutout sa iyo. Welcome back. Ito na naman po ay panibagong memo, kautusan ng ating gobyerno, ng ating Pangulo, ang alin patungkol po doon sa mga mga jeepney na hindi po nagko-consolidate. At sa April 30, talagang wala na po. Hindi na ma-atras, hindi na ma-extend. Okay? Ngayon, bibigyan pa sila ng alin. O, bigyan sila ng konting konsiderasyon. Kagaya ng ano, Direk? Ito, pakinggan nyo ha. O. Kahit wala nang atrasan ang April 30 deadline sa pagpapa-consolidate ng mga jeepney, hindi raw agad manghuhuli ang LGFRB pagdating ng May 1. Oh, kita nyo na, di kayo kaagad bubulagain. Pero bakit? Sa kabila niyan, nanindigan ang ilang tsuper na hindi sila susunod at itatambak na lamang ang kanilang unit sakaling makuli. What the fuck? Tingnan nyo yung utak, ano? Tingnan nyo yung tawag dito, mentalidad nitong mga jeepney driver na ayaw magpa-consolidate. Tapos bandang huli, magmamakaawa kayo. Yung jeep po namin na impound, yung jeep namin, maawa naman kayo, Pangulo. Discipline start at home, malaki role ng parents, correct China. Tingnan nyo, ako, pupusta ako sa inyo, o eto, sapantaha ko na lang, ah? Tingnan nyo yung sinabi nila, babalagbag na lang daw nila o iiwan na lang daw pag nahuli sila. O sige, di ipahuli nyo, pa-impound nyo, sino nawalan? Tapos pagka na-impound na yan, maiisip niyan, ay pwede pala maging service ng ganito, hindi na ano, pwedeng magamit to kahit mga pangapanghakot, ganyan-ganyan, hindi ho ba? Doon ngayon, maglalapit siya, magmamakaawa. Sir, kailangan naman yung jeep namin, baka naman pwede po. Alak ka. Tingnan nyo kung gano'n ka mga kabalasubas tong mga to. Hindi na nga kayo nag-consolidate. Tapos ganyan may mga pag-uugali nyo. Wawa. Hindi tambak nyo. Nakatutok si Darling Guy. Wow, ang pogi ah. Ito tinatawag na summer outfit. Halak ka. With the sunglasses and the wawa in the house. That's the new trending fashion. Dito ko binuha yung anak ko. O kaya nga po eh. Ako nga eh. Di ba? Yung jeep nga namin, kahit nawala sa amin, kung ako tatama ng loto talaga eh. Tama, taya ka direct. Sa susunod. Sabi ko nga, kung ako tatama ng loto, kasi nakikita ko pa yung dati namin jeep na nandyan sa kali. Yung baga napapansin-pansin ko pa, nadadaanan ko yung paradahan. Okay pa yung dati namin jeep. Bala kong bilhin ulit yun, tas i-restore ko, tas tatabi ko sa bahay namin. Para hindi ko mamiss yung tatay ko, naalala ko yung tatay ko. Kaya lang, di ba? Tataya muna ako ng loto. Dahil ito lang ang alam na pagkakakitaan sa nakaraang 25 taon, nagpa-consolidate na ng kanyang jeepney si Benji. Bago niyan, nagdalawang isip siya. Hindi pa namin naiintindihan nung una. Bakit po? Kaya hindi pa kami sumali. Sinabi na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na wala nang extension yung April 30 deadline para sa application for consolidation ng PUVs. Pero sabi ng LTFRB, hindi raw ibig sabihin na simula May 1 ay manghuli na sila. Wait lang. Sana all may dimple ano? Sana all may dimple. May dimple din ako eh. Ngayon, you know, i-dimple din ako, di ba? Halak ka. Charot lang. Alam nyo kung sino may problema dito? Nakita nyo yung kaninang driver, sabi niya,
kahit nagdalawang isip sila, nagpa-consolidate na sila kasi noong una hindi daw nila naiintindihan. Paano yun din, Paul Direk? Halak ka. Halak ka. Sa akin ah, malinaw sa sinabi ng isang driver doon na kahit nagdalawang isip sila, ang naging problema, hindi kasi nila naiintindihan. Alam nyo kung sino may problema doon sa mga nagra-rally at may problema sa modernization? Yung presidente nila. Kasi, itong si ano, si Balbuena, di ba? Siya ang isa sa mga dapat sisihin dyan. Kasi ang malamang sa malamang, nilaso niya yung utak ng mga kasama niyang driver. Eh halos pa yung iba, kolorum. Halak ka. Kasi nga naman, pag sila nagpa-consolidate, kailangan nilang sundin ang proseso, which is yun pa nga lang pagpapaayos ng kanilang mga dokumento at papeles ng jeep, problema na eh. Diba? Dapat sisihin niya si Balbuena eh. May one ay manghuli na sila. May proseso po yan. Pag hindi ka nakapag-consolidate, padadalan ka namin ng notice. Kita nyo, may magpapadala pa ng notice. Pag talagang wala kang magandang paliwanag din, we will issue the order revoking your franchise. Bibigyan pa ng pagkakataon dahil sa notice, ha? Tingnan nyo naman po yung gobyerno sa inyo, mga jeepney driver. Kakaloka kayo, special. Meron pang panotis-notice, ha? Ano kayo, Meralco? At pag na-revoke na yung franchise mo, that's within 15 to 20 days. Oh, ang laki pa ng palugit. At ikaw ay pumasada pa. Either ang LTO or ang local government unit na po ang huhuli sa inyo. Sabi ng LTFRB, mahigit 77% ng mga pampublikong sasakyan ang consolidated na. Kita nyo na yan. Lagpas na raw yan sa target dahil bahagi talaga ng plano ng LTFRB na mabawasan sila sa kalsada. Sapat umano ang mga matitira dahil may sasalo pang mga bus, UV Express, TNVS at mga taxi. Diba? Part po ng modernization is alisin po ninyo yung mga ibang sasakyan sa daan. Sa kabila niyan, lahat ng 85 miyembro ng Pasig Transport Alliance ay hindi raw magko-consolidate. At kung kami uhulihin na kami kulurum na at walang barangay sa, yun ang naging plano namin, itambak na lang namin sa harapan nila ng aming mga unit. Eh, ba't nyo itatambak doon? Ipa-impound nyo, ba't nyo itatambak sa may harapan nila? Ganyan kayo talaga mga kabastos eh. Yan din ang balak ng 80% ng mga miyembro. Kita nyo yung mga bubong, bulok-bulok na rin, oh. Ng Tanggol Pasada Network na ayaw ding magpa-consolidate. Kung uhulihin kami ng Auno, talagang itatambak na lang namin yung ulit. Hindi nga kayo uhulihin ng Auno, hindi kayo nakikinig sa balita eh. Sinabi na nga ang ano eh, bibigyan pa kayo ng notice at pagka meron kayong valid reason, pagbibigyan kayo mga para makapag-consolidate. Di ba, Susana Tachi, Amilais at Janice Bailon, di ba? Elvira Bahir, hello po. Ay, Behar pala, sorry, baliktad sabi ko. Kami sa harap ni LTFRB. Kanin namin yung jeep namin sa bahay namin. Igidibenta nyo sa junk shop. Halak ka. At least meron pa kayong pagkukunan kahit pa paano. Kahit pa may subsidiya ang gobyerno pa. Wait lang po ha, may utang ako ha. Para sa pagbili ng modern jeepney, may huhulugan pa rin na siyang tinututulan ng iba. Huhulugan mo siya ng 7 years, tapos makapupunta lang sa co-op, masyadong masakit sa amin. Well, tingnan nyo, hindi nyo po kasi naiintindihan yung balita kasi nagpapaniwala kasi kayo dun sa mga ibang mga vlogger dyan na akala nyo ho, alam nila yung sitwasyon. Humuna tayong tumutong. Tulong-tulong muna tayo. Ngayon, pag... Alam nyo, di ba yan talaga naman ang problema eh. Kailangan nyo munang sumunod. Obey first before you complain. If there is an error or mistake, then you complain and fix the problem. Di ba? Kasi totoo yung sinasabi mo, Master Pogi. Di ba? Kulang talaga sa kaalaman. Hindi ho maganda yung kinalabasan nung ito. And the assumption ho, we're always open for a revision. Tandaan nyo mga kaeksena, lahat naman po ng mga kagaya niyan, lahat ng mga naging professional, halimbawa, doktor, lawyer, engineer, yung mga yan po, hindi naman po yan na naging lawyer ng alam nilang madali lang. Tama ho ba? So, eto rin, ganun din yan yung ginagawa nating modernization.
Hindi ho sinabi na agad-agad po yan na biglang boom agad na magiging maganda. Yun ang patutunguhan. Pero kailangan nating alin, ha? Parang tayo po ay kailangan natin magtulong-tulong, sumunod para mapaayos at mapaganda. Parang pag-aaral lang din 'yan. 'Di ba? Alam mong mahirap pero may proseso. Pag nagawa mo 'yung proseso at pag natapos mo 'yun, sigurado tagumpay ang makakamit mo. Amen. Tuloy natin. Salamat po. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatuto, 24 oras. Grabe to si Darlene Kay, oh. Grabe yung dimples mo, te. Ano yung tinusok ng barbecue stick? Halak ka. Nakakaingit naman tong babae na to. Addictus Rick, salamat, ah. Grabe, oh. Sana all ganyan ng dimple. Oh. Diba? Oh. Nakakaloka, eh, no? Tuloy natin. Plus. Yeah.